Hello guys, ayan, pumasok na yung tag-ulan at magputik na dito sa farm. As what I said, after no vaccination, back to farm kami. At ayan na yung saging ko. Pinutol na ng asawa ko yung. Ayan, hindi ko na binigay sa ibon. Last time, sa ibon yung ano, yung ibang bulaklak. Pero ngayon, akin na itong puso ng saging. Ayan yung bunga niya. Sana dumami. Tapos, sa likod ko naman, ay, ito na yung babaeng malunggay. hindi na siya lalaki. Ayan. Marami-rami na siya. Kaya siguro nagtataka kayo last time, yung alugbati lang at saka talbos ng kamote yung pinakita ko. Kasi nga, yung malunggay namin, meron ako dati dun sa bakuran, kaso pinuto lang asawa ko. Sabi niya, meron na kasi sa farm. Ayan. Tsaka marami din sa kapitbahay, kaya wala kasi akong kaagaw ng dahon doon. Hindi kasi sila kumakain, ako lang. Pag bunga, ayan, marami akong kaagaw. Pero pag dahon, solong-solo ko. So, ayan. Mamaya, pasyal tayo doon sa maputik na farm. Ayan guys, if you get curious about male papaya, ayan po yung male papaya. Yung bulaklak po niya, mas mahaba. Tapos, may mga chances talaga na namumunga siya. Na kahit hindi siya ikakat, kasi yung iba kinakat para mamunga, pero ito natural siyang namunga, pero mayroon pahaba siya, hindi kagaya siya ng ano ng female papaya na dikit dun sa katawan. Ito nakalambitin. So here's our male papaya, hindi sa amin talaga pero sa kapitbahay po. Ayan. Take a look. And the greenery of the place. Yan, yan yung playground namin dito na hindi pa masyadong nagagamit dahil sa pandemic. And yan yung way to Riverside. Ayan guys, yung lemon, meron din lemon. Kasing iba din siya nung lemon na nasa bahay. At hopefully, mamumunga na siya or mamumulaklak na this year or early next year. At guys, may papakita ko sa inyo. Ayan. May kangkong dito. Minsan na ako nag-adobo ng kangkong. Tapos, kinain ng binan ko. Muntik na akong maubusan. Kaso nga, dahil sa ginagawa dito, maputik, hindi ko pa maasikaso. Pero soon, ililipat ko din siya. Inilipat ko siya ng magandang lalagyan or isang kanto para meron akong kangkong anytime, like sa alugbati at talbos ng kamote. Ayan yung kamuting kahoy natin. Mga siguro 4 months na siya. Kaya anytime siguro mga September, October, magkakaroon na ako ng kamuting kahoy. At dito din guys, nagkalat ako ng alugbati dito. Ang daming bagong sibol. Halo-halo na dito eh. Ayan. May makikita kang saloyot. Meron ding katola ata yung isa. Kaso hindi pa nalinis. Lilinisin pa lang. Ayan. Saging ulit. At ayan. Dahil umulan magdamag, ayan na yung empty field natin. Siguro ipo-flow na siya 1 week from now. Getting ready for the rice. Ayan guys, andito na tayo sa field. Ang hirap pasukin kasi medyo maputik. Tapos yung chinelas ko medyo madulas. Kaya hindi na natin tuloy. Pero yung linyang yan, yan makikita mo mula dito hanggang sa dulo. Yan po yung palay na itatanim sa buong field. So, dito yung pinaka-nursery niya. So, pinaka-gitna. And anytime soon, pwede na siyang siguro mga 2 weeks pa. At magtataniman na dito. Kaya, yun yung sinasabi ko na parang gusto kong i-live stream kung paano magtanim yung mga Indian. So, we'll see kung maganda yung weather. I-live stream natin. Making schedule na lang kung kailan. Pero yan na yun.
hindi na natin pasukin. Madami-dami din yan. Kailan lang to eh? Siguro mga 2 weeks, 2 weeks old lang siya or mga 10 days. Not sure. At dahil umulan, ayan, magsisipagtubo na sila. Ayan, ang ganda ng weather. Malamig sa farm. Tapos ayan, greenery. Yun nga lang, medyo iwas-iwas tayo kasi baka anywhere may ahas kasi maputik. Baka... Ayan, tulungan nyo si Mana. Magtutulak. Magdi-deliver sila ng badgery, guys. For selling. At lumubog sa tub. Ah, putikan. Kalahati ng gulong. Kaya, ayan. Lubog na lubog talaga siya. Paano kaya may tutulak to? Kalahati ng gulong. Nalibog. Ayan, alabas na sila. Successful. Naghahanda sa tagulan, guys. Kaya busy lahat. Ako lang yung panggulo dito eh. Akala nyo nagtatrabaho ako sa farm? Ito ako. Andi dito lang kami. Para kumain. Pari ay baby girl. Not boy. Raju is here. Dadala kami ng merienda dito. Tapos nakikigulo dun sa mga nagtatrabaho. Dati nung hindi pa kasama si Pari, eh, nagdadamo ako dito. Kaso, makulit siya eh. Sunod na sunod. Kaya hindi pwedeng iwan. Hindi pa kasi niya naintindihan. Kaya, dapat isasabihin yung mga nakaupo dito. Mahirap kasi iwan kasi minsan, lalo pag ganitong tag-ulan, may mga umaakit na ahas dito sa bahay-bahaya namin. Say hi! What you are eating? So, Cory is eating peanuts and Raju is eating banana chips. Favorite niya yung banana chips. Indian banana chips with Indian spices. Maalat-alat siya na may ano, medyo may pakinabang ako. Buwawalis kami. Nagilinis kami. I cannot see. Ah! Here. Yeah. But this is different one. Hmm? It's the same? No, it's this different one. Wally. Ganyan ang mawalis namin, oh. Dahon ng, ano, date. Yung pinutol. Matipid. Dito, hindi bumibili ng walis. Gumagawa. Palisokol nyo. Bigat pala ng pala na to. Wow.
yan ang paghahanda ng tag-ulan. Kasi pumapasok yung tubig. Tapos meron kami dito ng pagkain ng kalabaw. Kailangan takpan. Ayan, ayan. May meeting di Abansi sila. Ano nga ba ang gagawin? Iniwan ko na yung pala. Pabigat eh. Walis na lang. Gusto daw niyang magwalis. Ay, ang pawis. Tuwang-tuwa siya, kinuha niya yung walis. Eh, hindi natatapos yung trabaho. Make it fast! Wala kang merienda. Wala kang merienda. Parang siyang albularyo. You just need leaves to do like that, to cross. Country? Yes. Dr. Quack. Putting a hanky on head and then bring leaves. And then you will heal people. You have to beat them with the leaves. Butterfly! Fly, fly, fly the butterfly! Naglalambing isa. Look at that. Yes, tapioca is growing. I think ito na ulit ang laman ng ating kwarto. Ito na yung pagkain ng kalabaw. And dami niya. Kinikip namin siya. Mas matangkad pa sa akin yung pagkain ng kalabaw. Wait, wait. They're working. May nagtatrabaho sa loob. Nilagyan ng CR. Ayan. Tapos, ayan yung sinabi ko, pagkain ng kalabaw. Kinikip namin kasi as part of project this year, bibili kami ng kalabaw. So, cross finger tayo na makabili para may aalagaan tayo the whole year. Magkakaroon tayo ng fresh milk at pag-aaralan ko yung paggagatas. Busy pa sila sa sigaw. That's the swimming pool. Oh, here is our swimming pool. Dito pala guys ay merong puno ng duhat. Ayan. May puno kami ng duhat. At dati kasi may nakatanim ditong kamote. Kaso kinain ng baboy ramo. Pero ayan, may nakikita akong mga bagong sibol. Ayan si lizard. Ayan. Sabi nila pag may kulay na daw yan, uulan. Minsan nagre-red, nagpipink. Nagbabago ang kulay niya according to the weather. Pag summer, nagbabrown siya. Oh, kala mo, maalam ako ha. Sinabi lang din nila sa akin yan. Ayan. Ayan, makikita nyo yung mga kamote. Sumisibol. Kaya, kung lilipat man ako dito, meron pa rin akong kamote, may saloyot, and meron din akong malunggay, alugbati, at tanglad. Ayan, ganyan. Mukha siyang bahay, pero bodega talaga yan. Pero pwede na rin tirhan. May batang naglalaro. Ayan, naglalaro siya. What you will do with it? Ang daming kalokohang alam. Ganda ng weather ngayon. Tsaka ang daming butterflies. Guys, for those who are not familiar with fennel seeds, ito po siya yung puno niya. And ayan yung bulaklak niya. And it's eatable. Actually, Raiju likes it. Ayan, yung bulaklak niya nakakain talaga. Tapos yung seeds,
Yan yung mukwas dito. Pagkatapos kumain, parang breath freshener siya. So, ayan yung fennel seeds. And ayan yung kumakain. And before we will end our vlog for today, pakita ko sa iyo ang isang wild lily. Anong habag ito? Lily daw siya eh, pero hindi na namin siya binubungkal. Hinahayaan namin siya dito. Namumulaklak siya after few months na lang siguro. Mostly summer nakikita ko may flower siya dito. Kaya hindi ko na pinabungkal. Pero meron akong isa doon. Baka bubungkalin ko. Kaya sa mga gusto, pamay na lang po. Nagtitinda na ba? Kaya ayan. So, thank you guys. Thank you for watching. Thank you for supporting. And sana nagustuhan nyo ang content for the day. At ayan. Yan yung farm. Hindi ko po binibenta kasi hindi rin sa akin eh. Kaya wag yung i-mine. Kaya ikot lang tayo. At doon yung bodega. Meron din naman dito eh. Meron temple doon guys. Oh. Doon sa kadulo. As in dulong-dulo, may maliit na temple. Isang family pumupunta dito araw-araw. Ng dads. Kaya kahit maputik, pinupuntahan nila. So, thank you guys and till next time.